once again. So, again for brother, we understood health is wealth, right? So, I think everybody, all of us here believe that. And because of that, we put our 100% support to Banyos. And we hope that our friends from media will also help us achieve, as Josh was saying, 5,000 runners. Papa, nag-abawad rin ng tricycle driver. Tapos hindi kapag ipapawang bulso. Tapos din nakilala si Kai, nagpupulso si Kai kang gamot, hindi lang gamot tsaka financial, pero yung mga support like this na event na to, na at least na mabawasan yung anxiety ng mga bata, yung stress sa hospital. At least nalilimutan nila kahit papano na normal ba rin sila, na hindi katulad na iba na nakakulong lang sa hospital. First, the meaning of Kai. It means to manifest oneself, and we manifest our love for children with cancer and chronic illness through simple sharing and togetherness. What we do in KITE is that we visit the children in the hospitals because we believe that it takes more than medicine to get well, and that we should take care of their emotional well-being as well. Because of our interventions, we have increased the compliance of the children for medical procedures, and because of that, we now have survivors. So, if there's any indication or indicator of our success in KITE is that we have about 60 or more survivors now nationwide. Hindi na ako malagang may tulong sa akin ng KITE. Una ko nga yung ano. Dapat lagi lang fight sa kung ano yung nagiging problem ngayon. Hindi po feeling positive. Kasi doon yung ma-feel na hindi ka nag-isa. Binigay sa'yo yung benefit. Kasi alam niya, may purpose. Like, ako. Yung sakit ko. Na-diagnose ako 2007. When I was 13 years old. Nagkaroon ako ng sakit. Ang pangalan niya is osteosarcoma, also known as cancer of the bone. So, nung panahon yun, nag-aaral ako that time, first year. Tapos, parang naglalaro lang ako ng skateboard. Then, nung parang nagkamali lang ako sa pag-play, tumama yung above the knee sa stair. Tapos, parang hindi ko lang siya inimda kasi yung pag-skater ka kasi no pain, no gain lang siya eh. Parang okay lang yan, mawawala rin yung sakit.
So parang hindi ko na inihinda, pero one week na parang araw-araw nang sumasakit yung ulo ko. Parang hindi na ako makapasok sa school. Scholar pa naman ako, so kailangan ko talagang mag-proceed mag-aral that time. Pero hindi na po talaga ako napasok. So ginawa na lang ng tita ko. Pinasok na lang po ako sa hospital. Tapos pina-check up. Sabi nila sa akin, kulang sila sa equipment. At nasa Olongga po ako. So sabi ng doctor, refer na lang daw po ako sa may Philippine Orthopedic Center. So yun nga po, nagkaroon ng time na nagpa-check na po kami, lumabas na kami ng Maynila. Na-diagnose po ako na may cancer of the bone. So hindi ko po alam kung yung lakas ko dati kasi separated po ako sa family ko. So lumaki po ako talaga sa tita ko. Lumaki akong walang nanay. Lumaki akong walang tatay. So that time na tapos magkakasakit kami ng cancer, parang sobrang bigat na sa pakiramdam. So ang nangyari sa akin noon, parang sinisisi ko si God na bakit nangyari sa akin to? Meron pa dapat iba na dapat magkasakit kasi sa akin. So parang ang nangyari, hindi na ako makausap ng maayos, hindi na ako nakapagsalita, hindi na rin ako makakain, sobrang depressed. Ang stress that time. So, ang nangyari nun, ang ginawa niyang kahit, mayroon tumayo na isang sa mga volunteers and staff ng kahit yun, si Ate Nini. Every Wednesday, dumadalo siya sa Philippine Orthopedic Center para mag-serve sa mga children who suffered cancer. Magbibigay ng activities, magbibigay ng mga coloring books. So, dumating isang araw na dumating si Ate Nini, then hindi ko alam kung sino siya. Ang ginawa niya, pumasok na lang siya doon sa kwarto namin. So may kasama rin po ang mga cancer patients sa loob ng room. Tapos nagulat lang ako na naglalabas siya ng mga papers, coloring book. Tapos she tried to give me coloring book. Pero 13 years old na ako that time, so yung coloring book, hindi na ano sa akin talaga. So, hindi ko siya pinapansin kasi hindi ko na ginagawa yung bagay na yun. So, pating yung another Wednesday na nag-uusap-usap kami. Tapos ano daw yung gusto namin na gawin or gusto namin yung favorite na food namin na kainin. So, pagkatapos lang ng chemotherapy ko, gusto ko kumain ng pulgurong that time. So, ginawa ni Ate Amy, dumating siya the another Wednesday na may dalang kawin yung pulgoron. So that time, nakita mo yung paano yung effort ng kite na makuha yung loob ko bilang isang teenager na hindi at lang na merong kasakit para magbibigay ng pangangailangan mo. Hindi man lang sa financial kasi ibibigay naman niya yung, sabi na ni Rudy, yung motivation mo. Kung paano ka i-push, kung paano ka bigyan ng talaga nararamdaman mo, kung paano ka talaga bigyan ng halaga na hindi mo kit may sakit ka, hindi ang damihan para magsyaga ka pagkasin sa mundo. So ngayon, ang ginagawa ko ngayon is, ako po ay isang child life assistant ng kahit. Nag-serve na rin po ako sa kids. Tumutulong na rin po sa mga cancer patient and chronic illness po. Hindi man lang po sa financial na mabigyan ko sila ng pagkakataon, pero nabigyan ko lang naman sila kung paano makipaglaro, kung paano makipagay, at paano maging mabuting mabuting tao sa kanila bilang isang survivor. So, thank you very much.